Tampong oras, alas 11:15 na ng tanghali. Talking and texting. Tawanan at talakayan. Trending topics and today's hits. Tara na, mga tol! Here now is your Lunch Break Cafe on air. TNT. Well, good noon mga ka-TNT. Kamusta na kayo ngayong mainit na tanghaling ito at mainit din ang ating topic. Bakit? Mainit yan. Dahil umuusok sa social media, ano Mel? Nako, kung kayo po ay nagmamatsyag, o baka ngaya kayo ay isa sa mga gumagawa na nito, makaka-relate kayo sa ating pag-uusapan today. No nga ba ito, Ate Sis? Na-try mo na ba to? Ay, hindi. Ayaw mo i-try? Why not? Takot ako sa ganyan. Why not, coconut? Oo, yun ang gusto kong i-clarify sa ating resource speaker. Kung meron bang data privacy na nabibreach sa paggamit ng app na ito. Ano ba itong app na to kasi? Oo, yan masyado ay, controversial. PhotoLab. Yeah. At tingnan ko nga ang phone mo. Wala ka bang app dyan? Wala eh. Ay, alam ko kung sino ang mga mga nag-download na lang app na yan. Pero yung nga, iba kasi, ang gaganda rin ano, Mel. No? Ang gaganda nung aspirations. Diba? Oo naman. Lalong-lalo na sa mga, syempre, gusto nila na kahit papaano daw ay through this, lumabas ang kanilang kagwapuhan at kagalan. Kasi hindi lang naman siya pang babae. Though mas marami tayong nakikita mga babae na gumagamit nito ngayon sa social media. Kayo po ay pwede mag-share ng inyong mga saloobin patungkol dito. Kayo po ba ay nakagamit na ng PhotoLab? TNT. No. Mamaya sa tanong ni Te. Nunahan mo si Te. Paunang ano na lang yan para makapaganda na po kayo. Oo nga. Eh mukhang naghanda na talaga sila. Ang dami sumagot sa tanong ni Te. Fairness. Dami talaga. At saka, ito ay talagang sabi nga, yung iba ay nagpipigil. Nagpipigil! At sino kaya ang nagpipigil dyan? Si Pastor Eric. Isa siya sa mga nagpipigil. Ay, nakakatawa. Ano ba ang kanyang sinabi sa kanyang post? Mm-mm. Ano yan? Sa mga hindi po pumapatong sa PhotoLab app. Ano lang? Konting tiis na lang. Konting tiis na lang. Makakaya na natin. Kaya nyo yan, mga ka-TNT. Ako hindi mo ako tinatanong. Mamaya na. Grabe, gulatin mo ako. Gulatin mo kaming lahat. Oh, ayan, meron ka na raw. Ay, hello! At ayan, meron na nga. Si Kuya Mon! Ang galing! Uy, i-post na yan. Kung ano, Koreano. I-post na yan, Bob. Oo, mamaya sa trending Kuya na Mon, talaga. Kuya Mon, parang Koreano. Grabe, ang galing mo. Oo. Ang ganda. Alam mo, ang galing gwapo. Yan si Mon. Di ko makakaligtaan. Bakit? Nung in-edit niya, yung picture ni Joshua Garcia.
Bakit? Anong at si lumabas? Alvin ang nilagay niya doon. Hi, Alvin! Kamusta ka na? Kung ikaw ay nakatunin. Si Alvin ang magkayakap sila ni Julia Barreto. Ang galing ni Mondiaz sa nakakahit kailan. Mukhang siyang K-pop, ano? Uy, pwede ka na sa SB19, in fairness to you. Hala. Nako. Palitan mo na si Stel. O, ikaw, Mel, gusto mo gawang kanimon? Ayoko. Gawang gagawang kanimon ng app. Oo, Photolab. Hindi niyo ako malulokong lahat sa Photolab na yan. Nakita ko na kayo in person. Sabi ng isang post ni Pastor Eric. Alam mo si Pastor Eric, feeling ko, siya talagang may hugot. Oo. Sa madaling salita, ayaw na ayaw niya. Siya yung gustong gusto. Di ba kagaling nga? Di ba sabi, kung sino yung talaga ayaw na ayaw, yan ang gustong gusto talaga. Nagpipigil nga lang. Buti na. Buti na lang wala siya ngayon. Ito sabi niya nung isa, natawa talaga tayo nito. Uh-oh. Para sa mga hindi naki-photolab, tibayan lang po natin ang ating paninindigan. Malalampasan din natin to. Siguro talagang sinasabi niya yan sa sarili niya, in fairness to him. Tinitibayan lang talaga ang paninindigan. Tinitibayan lalagpas lang. Lalagpas din to. Ang ilang buwan pa kaya ito. O si Che kaya. Hi Che! Che Manzilia, matagal natin hindi Nako. Na nakapakinig mula sa kanya. O ikaw, matibay ba ang paninindigan mo? O nag-photolab ka na rin, Che? Nag-photolab na. Ay, naku talaga naman. Eh, talaga naman kasi nakakaaliw. Kahit ako, eh, naaaliw. Oo. Ayan pala, konting push na lang si Tita Mel. Kasi may mga kapatid ako na pumatol sa photolab. At saka naaaliw naman talaga ako. Oo. Titingnan ko sila, ay, ang ganda mo. Ang ganda mo nga dito. Meron pa ako nakitang post, sabi, ano, oh, ikaw, nagpo-photolab. Patingin nga ng NID mo. National ID. National ID so, na naman. So, paano yun? Yun ang totoo. Yung nasa national ID. Oo naman, yun ang totoo. Kasi hindi nga yun ngumingiti. Oo nga. Bawal ngumiti, di ba? Ah, sa photolab. Hindi, sa national ID or sa passport. Akala ko sa photo lang, bawal. Sa passport, lalong-lalo na sa passport. Ay, oo naman. Mm. Pero nakakatawa nga, ano, talagang pinatulan talaga. Mga Pinoy kaya ang number one subscribers niyang app na yan. O, dapat makita natin sa survey, meron na bang pinalabas na survey? Parang wala pa eh. Pero in fairness ha, yung mga mahilig mag-review, no? Yung mahilig mag-pumatol sa mga reviews. Grabe, ang dami nang nag-review ng app na ito. Kaya, nako. Uy, ang pogi ni Sir Joel. Meron? Oo, oo, parang si Superman. Si Superman na, si Captain America pa. Bagay sa kanya kahit ano. Pili ka, Mamsel. Sino siya? Si Superman o si Captain America? Nako, ano nga ba? Ikaw, Bob? Umamin ka, Bob? Si Bob! Nag-ano ka na ba, Bob? Meron na? Meron na ba si Bob na ginawa? Wala pa? Meron na. Dapat i-post na natin yan, ano, sa ating, ano. Oo nga. Oh, mamaya, sa trending now talaga. Pero merong mga madali ko lang ma-recognize. Meron namang hindi. Ang tagal ko ma-recognize. Ang tagal, ha? Parang layo. Oo, oo, oo. Parang layo-layo. Mm-mm. Pero, ano na. Ayan. So, samahan niyo po kami at nasabi na ba ating contact information? Hindi pa. Tita Mel. Ito na, 0946-763-9858, 0929-359-4298, or 0915-931-7184. Mm-hmm. Sa FB po ay live na live tayo ngayon. Nakabalik na tayo, no? Yes. After some problems, no? Sa Care 104.3 The Way FM, or sa YouTube po, nandyan tayo sa Care 104.3 DWAY-FM. Oo. Sa Carrion Official GC, pwede rin po kayong mag-message. Mm-hmm. Nakakatuwa dito. Parang sinasabi ng mga netizens, wala kasing basagan ng trip. Kung trip kung maging Superman, hayaan mo naman ako. Kung trip kung maging Captain America, hayaan mo naman why ako. Oo nga. Diba? Eh, hey, Ma'am Sel, ito ba ang iyong ex-boyfriend? Oo. Karmen naman. Nako, bagay sa kanya. In fairness to him. Bagay, no? Bagay. Kahit Superman, kahit Captain America.
Pwede, pwede. Wag lang Joker. Okay. Ayan, o, bakit nga ba sa mga nag-photo lab, bakit niyo po pinatulan ang photo lab? Bakit? Ah, may bago kang tanong, ha? Oh, ikaw, ha? Kasi gusto malaman yun. Kinukumpetensya mo si Te sa tanong mo. Ay, Te, pangdagdag ano lang yun? Follow-up. Follow-up in tanong. Oo. Di ba, Te? Okay, friends tayo, Te, di ba? Oo, sige. Nga. O, sige. At dahil dyan, o, mga friends natin, mga millennials, para po sa inyo, from Micah Tyler. Got to love millennials. Over seven decades since its founding in 1948, Far East Broadcasting Company has continually delivered the message of the gospel through radio programs that address every facet of the listener's life. FEBC broadcasts 1,500 hours a week on 12 AM and FM radio stations, with an additional 1,200 hours a week of online streaming, all in 26 local languages. The good news of Jesus Christ is also heard 283 hours a week on shortwave, reaching China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar, and Thailand in more than 40 languages. FEBC uses radio and modern-day communication tools, such as web and mobile technologies, to communicate the love and message of Jesus Christ to various people groups. The internet has made it possible for us to reach our intended audiences worldwide. Online tools have given birth to FEBC Radio TV on Facebook Live and local cable television. One of the pillars of the FEBC mission is to develop and maintain partnerships with like-minded organizations, partners like you, churches, organizations, individuals whose hearts are devoted to seeing God's kingdom built on earth. Whether the message is delivered through music, teaching, drama, public affairs, disaster response, peace building, or other advocacies, the outcome is for life, and the glory is God's alone. To bring about genuine life change and social transformation as we communicate Christ in our world. Broadcasting Company presents this missionary transcription to call to your attention the great spiritual famine which is gripping the Orient today. We invite you to hear the songs of John Droger and your announcer, Robert Bowman, the FEBC Orchestra under the direction of Ralph Carmichael. Para sa ating tanong ni Te, na-try mo na ba ang Photo Love app ka-TNT? So, sino pa ba ang ano? Hindi nakaka-try. Ako. Ako rin hindi. Ay, na-try mo na, Majo? Di pa. Oh. Ayaw ko siya i-try. Gusto mo siya i-try? No. Kakaibang Gen Z ka. O, bakit ayaw mo i-try? I don't know, na-awkward lang ako kapag yung mukha ko yun. Yung nakabalandra sa... Oo, kasi introvert ka si Majo. Oh, anyway. Pero yun ba yung, ano, libawa, itatry mo lang muna siya, pero hindi mo siya ipopost. Pwede naman. Parang makikita mo lang muna. Ah,
Ganon. Pwede naman. Oh. Alam mo, magandang ganon. Tanungin yan, Simon. Expert siya dyan. Ano, Mon? Ay, nako. Kuya Mon, magsalita ka. So, merong ano, in other words, may feature na, ano ba, di ba sa Facebook, merong only me. Ganon ba yan? So, pwede rin. Oh. Parang ganun din dito sa app na to, may only me. Parang seen by me. May ganun ba kuya? Magsalita ka kuya mo. Ah, baka ano po siya. Since up po kasi siya. Oo. Kumbaga, pwede mo siyang i-save sa phone mo. Tapos, i-check mo muna before you upload sa any social media mo. Tama kuya na? Oh, yun. No daw. Alam niya. Alam na this. Sabi ko sa iyo, expert talaga yun. Oh, anyway, yung mga... kung kayo po ay may mga kasagutan ano mga ka TNT sa ating tanong ni Te, kung kayo po ba ay nakagamit na rin ng itong trending na Photo Love app, maaari po kayo mag-text sa ating mga cellphone number 0946-763-9858 09 sumagot. Tama. Grabe. Mas marami pa yata sumagot sa may comment ngayon. Tama, trending talaga ito eh, no? Or sa ating Facebook page, no? Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube channel din. Care 104.3 DWAY FM at sa ating Carean Official GC. Pwede rin po doon. At may mga nag-send din ano ng kanilang photo. Talaga? Antindi. Antindi ma, Jo. Ibig sabihin, may resibo sila. Oo. May resibo na sila ay gumawa talaga ng photo lab ng sarili nila. Si Pastor Eric ba mamaya? Hindi. Nag-walk out dahil sa topic. Kuya Mon, wow. Kita mo. Ay, di wow. Ano? Talaga na. Ang feature ay mala... Sabi ko sa inyo, pwede... Mala sino yan? Mga Thai. SB19. Thai actor. Oh. Pwede. Ganyan ba ang mga Thai actor? Bumasa. May mga ganyang feature. Uy, ang pogi ni mo. Nga. Nako, walang sinabi talaga si Stel sa SB19. Uy, grabe talaga. Magpapa-photo lab na rin. Ate Ses, maghunos dili ka. Baka nga maging ako na siya si Pressman. Kaya. sige, anyway, ano mga sagot natin mga ka-TNT? Sabi ni Pastor Dulce Bahado. Oh. Hello, Ate Dulce. Hi to Dulce. Sabi niya, I'm not going to try. Okay. Para pareho kami ni Ate Dulce. Kahit pigil na ako. Ayan, sabi naman ni Ate Tessa de la Cruz Royar. Hello, Ate Tessa. Oh, sabi niya, yes, pero di ko pinost. Yun naman. Sabi niya, kasi may pinarealize sa akin si Lord. Sabi niya, we are created perfectly in His eyes, prayerfully and wonderfully. We are all beautiful, unique, and saved by Christ. And I research about AI, ginagaya na nila face ng tao for the future use. Yes. Sa future ng ano yan, AI. Oo, naalala mo, Majo, ano, nung na-interview natin si Sir F. Yes. About ito. Sabi niya, and even Pastor Vlad, tama ba ito? May, ano siya? Tinag siya. Di may ko tinag. Paano ba pag-pronounce ang abilido na ito? Vachuk? Anyway. Bakit? Baka yun na yun. Sabi niya, may teaching and sharing siya about ChatGPT, which is AI din ang gumagawa. Oo nga. Tama. Tama. Mamaya i-clarify natin yan ano, sa ating trending topic. Tama, AI nga. Sabi niya, in the US, may mga kilalang personality na ginagaya ng AI para gamitin pang scam. Lastly, wala akong nabasa sa Bible na isi-save ni Lord na robot kundi tao lang. Talaga naman. Totoo nga naman. Tama. Tao lang naman. Anyway, sabi ni Kuya Eddie. Hello, Kuya Eddie. Hello. Sabi niya, hindi ko pa na-try. Pero pero yung pinsan niya daw, kinunan daw siya ng picture. Okay. Pinakita sa akin, natawa daw siya. So meron. Okay. Naku, kunin natin yung gadget ni Cousin para i-post natin yung... Sabi niya, nagmukha daw siyang babae. Doon sa result ng photo lang. Oh, wag na lang. Ano? Anyway. Ayan, sabi naman ni Ate Amilan Latoga. Hello, Ate Ami. Sir Ami, oo. Sabi niya, I never tried, but my niece did for me. Young version ko rin ang lumabas. Gondo! Oo nga!
ganda nung ano. Sample. Oh, nag-send siya ng send. Oo, resibo. Ay, grabe na. Pero parang siya rin naman talaga, no? Oo, young version. Ganda. Young version. Oo. Yan. Hay, nakakumbinsi na ata ako ah. May ganun. Nakamadyo baka lumabas ang goal. Nako. Kasi mukha kang bata. Anyway, sabi ni Ate Lisa Mercado. Hello, Ate Lisa. Hello. Sabi niya, ako nagulat ako na nakapag-try ng photo lab dahil sa paggamit ng aking pamangkin. Yung mga pamangkin talaga. Mga ano yan, alpha na, no? Mga alpha generation. Galing. Sabi niya, hindi ko yun ginusto at dahil doon humingi ako ng sorry sa apektado. Bakit? Bakit may apektado? May nag-react? May nag-react? Baka joke lang tong ate. Anyway, sabi ni ate Rosalina Bana. Hello. Sabi niya, no. No, DJ Ron. Ah, ano to? Tagapakinig nito ni DJ Ron. Sabi niya, I accept the fact and reality na baka yung fact tsaka yung reality kung sino siya anyway, sabi ni Ate Janice de la Cruz, oo, sabi niya, nakakatuwa lang talaga tayong mga Pinoy or even mga ibang nation pa. The funny thing lang is kung ano-ano ang latest na paandar sa social media. Eh, talaga namang susubukin natin. Ayan. Sabi niya, madami ang natitempt sumubok at madami din ang mga na-curious subukan ang mga bagay-bagay para masatisfied nila yung kanilang urge. Ayan. Ayan lang. Yun. Sabi ni Ate Angelica, hindi pa. Bihira ako sumabay sa uso. Siguro pag bored na bored lang na daw siya. Ito try niya. Sa kanya, ito try. Tama. Parang lato-lato lang, ano? Pwede, pwede. Ngayon, wala na. Lato-lato. Wala nang lato-lato. Ngayon, wala nang mariri. Pero totoo, no? Wala nang nga. Tama. Anyway, sabi ni Clara Burgos, sabi niya, hindi po kasi kahit filter, hindi ako gumagamit. Mm. Kasi mas gusto ko yan, i-bandera kung ano talaga ang meron ako. Sabi niya, opo, makeup, gumagamit ako, light makeup lang po at tamang angulo sa camera. Yeah. Saka kahit yung mga previous trend po, never ko pong sinabayan, taga-react lang daw siya. Yeah. Yan, sabi naman ni Shally Zurbano, mukhang bago nating mga ka-TNT, no? Hello, Shally. Sabi niya, yes. Nasubukan ko na po, nakatuwaan ko lang po, pero di ko naman pinalitan yung profile picture niya. Mapalo daw ni Meta. Bawal po kasi yung hindi sariling mukha. Okay. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng gamitin. Hindi ko pwedeng gamitin ang mukha ni Mel. At hindi mo talaga magugustuhan gamitin ang mukha ko, te. Bakit naman? So, ay, talagang ano mo pala? Sarili mong dapat, face. Yung ikaw talaga. Okay. Hindi yung mga AI. Mm-hmm. Kasi may feature din po kasi si Meta na face recognition. So, kapag AI ang ginamit mo, definitely hindi mare-recognize ni Facebook. So, kailangan yung selfie mo or yung mukha mo talaga. Ikaw pwede na. Pwede siyang My Day. My Day pwede. Pero on your personal account or profile account. Hindi pwede. Pwedeng ipalit. Mm-hmm. Lalo na kung ang security ginamit mo sa iyong Facebook page, account ay facial recognition. Tama. So, tama. Hindi pwedeng AI talaga. Anyway, yun lang naman. Salamat sa iyong paliwanag. Sure. Salamat, Miss AI. Di ba ko mas maganda pa ako sa AI. Paglaban. Tama, ay paglaban ng totoo. Anyway, sabi ni Mel Lunks, sabi niya, yes po, pero last 2022 pa. Nag-enhance lang po ng color ng picture. Kailan ba? Parang sa research ko, as early as 2019, meron na daw photo lab eh. Talaga. Ngayon lang parang talaga hindi siya lang masumikat. Or siguro may photo lab, pero yung feature ng photo lab, hindi ganito ka advanced. Siguro, ano na yung photo lab.
Anyway, sabi ni Ate Janice de la Cruz, hindi po, natatakot po ako mga has na sumubok kasi base sa nakita ko po sa kanila, I mean yung mga sumubok, abay, napakaganda. Baka ma-discover ka bigla. Oo nga. Baka masyado mo namang gandahan. Oo nga. At sarili mo, ganun eh. Abay, biruin nyo po eh, napaka-sexy mala-artista ang dating. Oo nga. Bumabata. Yan. Mabata nga. Sabi niya, di ko na po sinubukan mag-transformation. Napabilive. Sabi niya, believe lang daw siya doon sa app na yun. Oo nga. Ayan, lalo na daw siyang gumanda. Wow! Oo nga. Eh, by the way, Ate Janice, ano, para ma-confirm natin, attend po kayo ng 50th anniversary. Ay, ang galing! Naisingaw na talaga! Go! Ganun. Anyway, sabi naman ni Ate Salvador Janaline Ligan, hindi pa po. Good on you. Sabi naman ni Ate Locaron Babeth, hindi Hello. Pa daw. Hindi pa rin. Ayan, sabi naman ni Kuya Ron, CHR Original, Hugot Radio Original. Hi, Kuya Ron. Hi po. Sabi niya, may sulat siya sa Photo Love. Sabi niya, Dear Photo Love, alam ko na wala kang kasalanan. Ba't kayo tumatawa? Kasi nakakatawa na. Yan pa lang. Pero please, please lang, ibalik mo na ang mga pagmumuha ng mga kakilala ko. Ang galing. Dahil hindi ko na sila makilala. Tama. Ang galing mo talaga, DJ Ron. At ang galing ni Majo magbasa. Ikaw sabi na. Sabi niya ba, ang pangit pala ng mundo kung puro na lang nagdidiliri. Ako na rin, ha? Salamat. Uy, may nabasa akong post ng isang friend ko din. Sabi niya, nasa na po ang mga friends, FB friends ko. Nawala na lang. Nawala. Nasa na po yung mga FB friends ko. Hindi na nakilala. Grabe kayo. Bakit po lahat na lang artista ang nakikita ko? Ibalik niyo na sila. Ibalik niyo na daw. Anyway. Oh, meron pa sa career sa buong earth at sa live stream. Oh, trending topic. Anyway. Ito talaga, Majo. Ano? Oh, basahin muna natin yung mga nag-chat sa atin, ano, sa ating Korean official GC. Sabi dito ni Ate Virgie. Hello, Ate Virgie. Good to see you kahapon. Uy, meron pa si Mamsen. Ah, meron pa ba? Yung ex-boyfriend niya. Oo, nakita na natin. Ano ka ba, Mel? Nakita na natin yung kanina. Captain America at si Superman. Yung ka Ate Virgie, ano sabi? Pero bagay, Mamsen, kay Sir Joel. Yun nga, yun din nga ang sabi namin. Sabi ni Ate Virgie, hi mga ka-TNT, ako no need na mag-try. Oo nga. Ito lang, ito. Ang ganda. Natural. Very natural. Grabe, parang kamukha niyo po yung anak niyo. Ah! Si Chuchi. Si Chuchi ba? Ano nga ba pangalan? Si Susie. Chuchi. Sorry lang. Binabago niyo pa nga. Pati pangalan, binabago niyo na. Hindi. Yan ang tawag ni Pasurico kay Susie. Ah, okay. Anyway, hello sa anak niyo. Mga ka-ONB ko yan, mga yan eh. 2020 lang to, ate. Grabe, no? Lebanon shot. Ang bata. Hindi na kailangan magpa. 2020. O, diba? Tama ako. Chuchi talaga tawag ni Pasurico eh. Ayan, sabi ni Kuya Ed, nakita ko po, parang ayo, parang ako yon, nag-iba lang mukha ko. Ah. Sabi niya, di niya na daw makilala. Sarili. Sample! Sample! Kaya Eddie, send mo dali. Kahit dito lang po sa ano natin. Sa ano? GC. Ah, wow! Ano daw? Naku! Si Mel, may... Meron kami entry. Photo lab din. Ayos ka, wala. Asan natin, Mel? Ay, ba't ako nandiyan? Sinente pa sa Ravel. Meron. Grabe, number one fan talaga. Sa Karyans. Oo, sa Karyans. Ah, mahina ang signal. Oh, anyway, before yan. Basahin muna natin yung mga sa live stream naman. Sa live stream. Naku, talaga, super trending pa lang topic na ito. Sabi ni Ate Angelica, hello, Ate Ange, and kay Baby. I feel so old. Every time I don't try the trending app. Ay, kawawa tayo. Meron pa siyang sinabing nakakatawa. Ano daw? Oo. Sabi niya. Si Madam kaya ang aking
yung baby niya ang gusto niyang i-photo lang. Ay naku, tatandaya. Kasi yung mga matatanda, bumabata. Ganun ba? Oh. Ganun ba, Mon? Paano pag sanggol nga? Wala. Matanda. Magiging fetus siya. In-enhance lang. Pero meron eh. Meron ako nakita. Bata pa siya. Tapos nung finoto lab, tumanda. Ang daw, parang ano yun? Face swap? Face swap. Oo. Parang naririnig ko yung sarili ko. Timel? Ipo-photo lab ka namin. Yung volume niyo po ata. Mataas. Ako, Kuya Mon, tulungan mo. Yung phone niyo po. Phone ko ba? Tinapik ka na yung macho. Ano ba ito? Pa-silent ko. Parto yata. Parto yata. Ito yung topic natin. Hindi, okay lang yan. Hindi ko napansin. Anyway. Naka-on pala yung aking volume. Ano ba yan? Hello kay Kuya Daniel. Sabi niya, trending ang topic. Daming sumagot. Dami. And hello din kay Ate Cheryl Manzanilla. Ayan, o kanina, Mansilia. O kanina pa si Che. Sabi niya, try lang po Ate Ses. Pero po, mas maganda ako sa personal. Ay, oh, yes. Nako, punta ka Ate She sa ano, ha? 50 years. Kasi yun po, binigay ni Lord sa akin inside and out. Tama. Amen. Ayan, sabi ni Ate Angelica, pogi pala ni Mon Diaz. Oh, akalain oo, mo yan. Kuya Mon. Ibalik mo, Kuya Mon. Pogi. Ito, ano itong sabi niya, hindi ko pa naiisip mag-DL. Ano yung DL? DL. Oo. Ano yung DL? Si Ate Angelica po ba yun? Oo, hindi po ako nag-photo lab at di ko pa naisip mag-DL. Download ata. Grabe talaga. Iba talaga mga Gen Z's. Download ng, ng app. App, okay. Sabi niya, Ma'am says yung Tumblr mo nakaka-crave tuloy mag-milk tea. Nakita mo pala. Galing mo, Ange. Sabi ni Ate Ange, gusto ba raw natin muling marinig ang lato-lato? Wag natin. Okay. Ay, na meron siya. Okay na po kami. Meron siyang lato-lato. Ano na po kami? Boundary na po kami sa lato-lato. Kota na. Sabi niya, i-photo love ko kaya si Madam. Sinong Madam? Yung anak niya yata. Yung kanyang baby. Yung baby niya. Hindi, sabi niya, i-photo love ko kaya si Madam. Madam nga ang tawag niya sa baby niya. Sa baby, okay. Yan ang bossing niya kasi ngayon. Okay, sorry na, nag-loading na. Okay. Tama ka raw. Download nga daw, ibig sabihin. Okay. Ayan. Sabi ni Jeric, Combante Reforba, sabi hello niya, algorithm lang yan. Minsan, kapag masyado talagang kinakagat ng masa, usually kung ano yung, lalabas talaga sa algorithm mo. And hello kay Kuya Ron, nakikinig siya ngayon. Kuya Ron, Madrigales. Grabe, salamat DJ sa'yo. Ron. Dahil sa'yo, nag-trending talaga. Hello, DJ Papost Ron. Papost naman sa, siya sa Kerya, DJ Ron. Baka naman. Meron ba? Asan na yung sinend ni Pastor Abel? Ay, nako. Ay, grabe. No? Tantanan mo na yan. Unavailable. Ang ganda naman. Sabi, need ko pa ba itong i-photo lab? Grabe talaga. Tapusin mo, Ate Number Ses. One fan ka talaga, Pastor Abel. My photos of my love. Yeah! Grabe naman. Yeah, mag-walk out? Tama! I feel single. May gano'n na. Uy, alam mo ba, Jon? Parang ako rin. Nakarelate. Mag-walk out na kaya kami. Kayong dalawa na kaya dito. Pastor Mar, asan ka na? Kaya nga. Naingit tuloy ako. Pambihira. Tinawag pang may love. Kala mo, ikaw lang. Si Pastor Abel talaga, no? Tahimik lang talaga. Pero yung mga bana matinik talaga. Matinik yan, matinik. Anyway, hello, Pastor Abel. Anyway, meron pa bang sumagot sa ating... Si Ange, may pahabol pa. Meron ba? Photo love sa photo na in love. Scam sa personal. Ayan, sana. Kasi talaga. Kaya mag-ingat-ingat, ano? Oo nga. Actually, yun din yung isang reason bakit parang ayoko siyang itry. Kasi...
Ayan, yung security feature. Yung security features niya. Tama. Oo. Kung ano ba, kung secured ba. Secured ba siya talaga? Ganun eh. Mm-mm. Kasi pag, tama ba ko naman, no? Pag in-enter mo yung, ang i-enter mo doon sa PhotoLab, yung original, yung raw photo mo. Tama, tama ko yaman. Tapos gagawa na nila. Ako ano-ano isura mo. Depende ata sa yung anong filter gusto ang gusto mo. Okay. Oh, ate, ate Mel, may sabi ni Ate Angelica, ang ganda kaya ni Ma'am Mel. Ooh, of course. Naman. Saan, oo, nako Ate Angelica, pag sa personal nako. Mas ano ka pa? Nako, Ange, meron kang point sa akin. Yes. Oo. Anyway, paano kami ni Ate Ses? Oo nga wala naman. Wala ba nga dyan? In fairness naman talaga sa dalawang to. Ayaw magpatalo eh. Ang ganda ng dalawang yan. Parang sa ilong lumabas. Yung sinabi. Umusok yun. Umusok. Anyway. Diba? Diba, totoo yan. Sabi ni Kuya Mon, ang photo love daw po, para daw lang sa... Para lang yan sa may mga love. Ay, ikaw, inoklay mo na naman. Si Manjo. Mag-walkout na talaga to. Grabe, ito makatawa. Ikaw, kuya, ha? Kuya Mon, may ano pa tayo, ha? Tama. Anyway. O, sa shared post daw, ang dami pang nag-comment. Ah, oo, check mo kaya. Nako. Dami pa. Baka abutin tayo ng ano nito. Oo nga. Hindi na magsasalita ano yung resource person natin. Browse lang natin. Oo, browse lang, browse. Ano tapos na yata. Tapos mo na ba ito lahat? Kuya. Ron. Anyway, habang naghihintay tayo ano or habang sinesearch ko itong ano ni Kuya Ron, kayo ba? Kayo po ay nakapag ano na rin, nakapaggamit na nitong PhotoLab. Oh, di ba na natuloy ako? PhotoLab na tuloy. PhotoLab. Meron po ba? Or ay ito na lang, ito na lang. Before ang PhotoLab, dati-dati no. May mga ginamit din po ba kayong mga alam mo yon? Ah, apps. Mga app dati. Oo. Yung avatar. Ah, avatar. Ay, diba? Oo. Avatar. Bakit parang mas safe ang avatar? I don't know. Diba? Ay, meron nga medyo dito sa ano, sa... post ni Kuya Ron. Oo. Diba? Sabi ni Len Roderos, whatever makes people happy, it's their time to shine. Siguro e-respeto yun din. Respeto natin, respeto. Yun din, ano? No, yung time to shine nila. Tama. Anyway, sabi naman ni Lacaron, sabi niya, ayaw ko po subukan. Ayaw din yan. Bakit? At si Heidi Zapico Hernandez, sabi niya, hindi pa po DJ Ron. Sabi naman ni G. Guzman Alfafara, sabi niya, hindi po at wala akong planong i-try. Oh, hindi, ano? Alam mo, I wonder, itong mga ayaw din nilang i-try na to, no? Mga, ano ba sila, millennials? Mukhang mga millennials din, ano? Mga millennials. Millennials at Gen Zs. So, ibig sabihin, hindi lahat din ng mga or karamihan ng Gen Zs at millennials gustong i-try yun, ano? Siguro, depende rin. Depende rin sa kanila. It's the pendot. Yes. Sabi naman ni MJ Salindong, hindi po. Hindi ka. And si Rosaline Paalim, sabi niya, hindi po. At si Rodeline Gaitan, hindi pa po. Halos hindi pa. Oo nga. Sabi ni Jeric, teka, nabasa mo ba yung comment ko sa timeline? Oo, nabasa. Yes, nabasa ko na. Nabasa na po namin. Hello, Jeric. Nauna po yata, nauna. Sabi niya, yun. Sabi naman ni Ange, madaming triggered. Kuya Ron. Anyway, thank you Kuya Ron sa pag-share at sa mga sumagot din. So, yun trending na trending talaga ang ano, no? Itong photo love natin. Kaya, sabi ni Ate Verge, yung avatar daw, ang hindi niya na-try. Okay. I see. Avatar. Oh, hindi ko rin na-try ikaw, ang avatar. Ikaw, hindi mo na-try. Ako hindi. Na-try ko siya. Avatar lang siya. Hindi talaga yun yung makita yung mukha mo. Na, no? Diba? Mas malapit. I think kaya ako siya trinay kasi nga, hindi yun yung totoong mukha mo. Mukha. Hindi siya photo. Parang mas safe, no? Ang feeling para natin. Para siyang cartoons. Cartoons lang. Saka pa ng image siya kasi na gagawin mo siya, no? Yung avatar. Tama. Ayan. So, may sumagot pa ba?
So ngayong marami ang nag-try na nito. Mm-hmm. Gusto nyo ba na i-try? Hindi talaga. Hindi talaga. Ano? Hindi talaga. Naninindigan po tayo. Safe po kami. Kagaya ni Pastor Eric Mark Cortez. Mark as safe. Hindi talaga eh, no? Hindi. Oo. Katakot. Hindi naman. Ako personally, hindi naman dahil sa natatakot. Hindi rin talaga eh. Mm-hmm. Hindi. Kumbaga, siguro as an artist din or marunong mag-edit ng mga photo, I would say na mas pwede ko pang i-edit yung ano, yung sarili ko. Your way. Your way lang. Not using any app. Oh, kasi yun na lang. Photo editing app siya, no? Photolab. Oo, itong Photolab, na-i-edit ano mo? Hindi siya. Hindi na siya te-edit. Hindi siya, parang filter na lang. Filter. Hindi na na-e-edit. Unlike yung ibang mga, yung software talaga na editing, software, yun talaga yung editing. Oh, ganun. Ito, parang ano na siya. Ready-made. Ready na siya. Kiklik mo na lang kung anong gusto mo. Ikaw ba ay yung sa graduation, ano mo? Oo nga eh, no? Yung medyo classic ang dati. Pero yung iba, no, talagang silang, bawa, yung kay Mon, siyang siya yun eh, no? Sabihin, wow, hindi naman, mo, di ba? Hindi mo maikakaila na siya. Pa-flash ulit, kuya mo. Fan mo na kami ngayon. Oo, tama. O, yun na, si Pastor Abel. May ang comment? Fan ni Mel. Oo, ano sabi ni ano ni daw? Pastor Abel. Ano daw? Ang iba kasi na mga app, parang info source ng ilang intels. Not really sure. Pero magandang tanong yan sa ating resource speaker. Tanongin natin. Naku, lalo na ngayong mga panahong ito, na usong-uso yung pag-hack kahit sa government agencies. Mm-hmm. Diba? Oo, lately yung camera. Grabe, ang tindi. House of Representatives. Grabe, yung no? PSA. PSA. Which is may pinaka, isa sa mga may vital information natin. Oh, birth certificate, marriage certificate, death certificate. Baka yung mga dead na doon, medyo. Diba, isipin mo, no? Kaya parang, kaya hindi mo rin maalis. Bakit yung ibang tao, nagdadalawang isip. Nagdadalawang isip. Mm-hmm. At medyo, ayun, medyo takot na mag-try nung mga ganong apps. Yun. Ako. Anyway, may sumagot pa ba sa ating tanong ni Te? Oo. Mukhang okay na. Nanahimik na sila. Nanahimik na mga ka-TNT natin. Oo nga. Anyway. Kayo po ba? Wala talaga. Wala talaga. Last, ano, last... Last two minutes? Last convince. Ay, last convincing, ano. Ano yan? Nagmamarket, ano? Ayaw talaga? No deal na. No deal na tayo. Ayaw natin. Ayaw. Ayaw na talaga. Well, ako na lang mag-edit ng photo niya. Ikaw na lang mag-edit. Ito Majo, may fin-forward pala si DJ Ron. Ano daw? Mga sumagot din ano sa isa. Hindi ko lang kung ibang page niya. Same lang po ito. Doon sa binasa natin. Okay. Kanina. Si Annalie. Nabasa mo? Yes, si Annalie Roloma. Okay. Hello po. Oh, nabasa na yan kanina po. Yun. So, thank you, DJ Ron. Thank you po. Ayan. Sabi ni Kuya Ron, ayaw ko po maubos ang GCash amount ko. May bayad ba talaga May bayad? Po? Mukhang wala naman. Parang kaya may free lang trial, di ba? Pero parang siya lang po. Meron pala. May bayad eh. Oh, tama. Mm-mm. Ano yan? Parang yung advance, ano? Kumbaga, automatic ano siya, 'di ba? Oo. And automatic na withdrawal from the GCash. Nako. Yung pala. Nako, alam ba 'to ng mga kababayan natin? Oo nga. Alam naman, hindi ang iba hindi nila alam. Oh, baka bigla na lang kayong magulat na ubos na yung pera niyo sa GCash. Pero may mga instances ba? Kakapoto lang pala. Oh, may wala bang free sample? Trial, di ba? Parang ilang days lang. Pero may mga nare-report din ba na ano, na bumawas talaga sa ano, GCash nila or na hindi Ronnie. Nag-share siya. Ronnie Renzales, yung kasama natin sa buhay. O kasi nag-try siya ng photo lang. Alam din daw ni Ate Virgie, may bayad. May bayad. Kasi pag mag-ano ka, makikita mo talaga doon na may ano siya, may bayad.
Okay. Humihingi ng GCash. Kasi nga, okay. No, kasi GCash ang okay, withdrawal Kuya Mon, eh. Diba na-try mo? Binigay mo yung... Ano siya, isang AI app siya eh. So, may mga AI... Dinilit mo ka agad. Dinilit agad. Kasi kung ilang days mo siya gagamitin, mm-hmm. may certain charge siya, ganun. DJ Ron, magpaliwanag. Oh, yan, may paliwanag niya. Oh, hacking sa GCash. May hacking sa GCash. Nako. Okay. Okay. Sige. Anyway. Maraming salamat mga ka-TNT. Ingat na lang kayo mga ka-TNT. So, ibig sabihin, when you use this app, ay ang danger doon is ma-hack yung GCash mo. Uy, nagka-problema nga tayo sa GCash last week. Mm-mm. Yung mga nag-GCash dyan. Diba? Buti na balik na uli. Mm-mm. Sabi niya, sabi ni Kuya Ron, ayan, did you run? May 3-day trial. Ah, okay. Pero i-ask ang GCash mo. So, pagkata... Pero actually, yung trial na yun, may bayad na, no? Wala pa naman. Wala pa. Free. So, kaya mo in-uninstall agad. Mm-hmm. Ah, galing ni Mon. O, ganun na lang gawin nyo mga ka-TNT. I-uninstall nyo agad. Diba? Okay. Mm-hmm. Oo. Pero kung nandun yung app, dinownload mo lang siya, wala naman siyang bayad. Walang, unless pinamit, yung pag-download mismo. Unless in-apply mo siya. May... Pag nag-a-apply ka. Oo. Pero yung may app ka lang, so, may wala pala naman. Siya. Walang bayad. Anyway. Di-delete ko na nga, joke. Sabi ko na eh. Sabi ko na eh. I-a-apply mo rin eh. Hindi po. Ano lang ako. Actually, yun ang nakita ko, Ate Ses. Kaya hindi na ako nag-ano. May hinihingin GCash. Oh, so talagang may hinihingin GCash mga ka-TNT. Okay. Oo. Anyway. Sabi ni Abel. Pastor Abel. Ano daw sabi ni Pastor Abel? Ah, ito pala. Yung face app. Face app, yes. Oo. Parang face app din siya. Parang itong face app, pwede kang tumanda, pwede kang bumata. Yung gano'n, no? Na ginawa ng Russia at TikTok, na ginawa din ng China until now, unknown pa rin ang origin ng PhotoLab. Though naging viral din siya sa India. Oh, well, thank you. Thank you sa trivia. Thank you sa pag-research. Okay. Anyway. Paano? Totoo na to? Pwede mo bang umabol at yung mga ka-TNT mo, Jo? Yes. At ang makakausap po natin ay mamaya. Ay, hindi po siya eh. Ayan. Totoo siya. Oh, hello po. Anyway, maaari po kayong mag-text or humabol sa ating tanong nite. Kayo po ba ay nakagamit na rin ng PhotoLab app ka-TNT? So, i-text nyo po ang inyong mga kasagutan sa ating cellphone number 0946-763-9858, 0929-359-4298 at 0915-931-7184 at sa ating Facebook page, Care 104.3 The Way FM at sa ating YouTube channel din, Care 104.3 DWAY FM. Mm-mm. At sa ating Care on Official GC ay pwede rin po kayong sumagot sa ating tanong nite. Oo. Oh, yan, humabol na si Miles. Meron ba? Ate Miles, nakita ko yung yung entry mo. Oo. Okay. Entry, the more chances of winning. Sabi ni Ate Miles, good morning po. Walang bayad, may free 3 days na trial. May lalawas po ng option kung saan ka babayad. Alam. Need mo lang pindutin sa X... Yun, yung X button sa taas ng left side. But if ibigay mo ang GCash account, automatic, ma-deduct po siguro. Not sure. Kasi nga, yung free lang, yung 3 days. Yung 3 days. Nakabalik si Ange. Nawala ka pala, Ange. Sabi niya, syempre, pretty din si... Dinilit mo, ate. Uy, si Madam. Bakit mo dinilit yung comment? Bakit mo dinilit? Asan ate? Binabasa ko lang. Ang bilis. Oo, talaga ate. Ang bilis. Asan na? Ano ka talaga, Ange? Ange, okay ka lang. Hello, ate Ange. Oy, batiin muna natin mga taga Daraga Bible Community Church dyan sa Daraga. Ay, oo naman. Hello. Muna ni Pastor Tony Seven. Nako, thank you po sa inyong napaka-warm na pagtanggap sa ating team. Ang ating Care 104.3 The Way FM. Yes. Hello kay Ate Miriam. Oo. Diwas pa pala siya nakikinig. Bata thank pa pala you po. Siya. God bless you. Anyway, we hope you na hindi lang yun ang first and last. Okay. Thank you. Mm-hmm. Sabi ni Kuya Eddie, meron pakita niyo naman ang photo ng labs niyo, Ate Mel and Ate Sis. Inactive siya ngayon. Inactive. Mamaya na lang. Di bale, Kuya.
next time ako na rin ang mag... Charing! May ganun eh, no? Anyway, may intriga ako. Ano magiging itsura mo, Majo? Pag... Kasi mayroong, parang may isang special app din ang photo law. Yung, like for example, meron kang ka-TNT, no? Tunay na tinatangi. Mm. Tapos wala pa kayong anak. Pwede nyong, parang may nakita lang akong picture or may post ako na... Buntis? Hindi. Parang ano, like for example... Kaano yung magiging itsura ng anak nyo? Ng anak nyo. Ay, grabe parang naman ganun. Talaga. Oo. Parang pag nagkaanak kayo. Wow. Ito yung pwedeng ano, itsura. Magiging itsura niya. Napaka. Okay. Ah, kata-cute. Oo. Sabi ni Jeric, I said, I'm not interested. with photo lang. Manindigan ka. Paano ba yan? Ito talaga ang topic natin, Jeric. Talagang pinapanindigan. Okay lang po okay yan. Lang okay yan. Lang yan. Oo. Para alam natin, no? Yung ano nga ba yung risks, dangers, at saka ano yung gagawin natin para maging safe tayo kung gagamitin din natin to. Tama. Okay. Sige. Yun. So, yun. Maraming salamat, Majo. Thank you. Thank you, Majo. Crisis situations call for sound decisions. Transitions call for stability mixed with courageous innovation. Uncertain times call for a steadfast resolution to keep on pressing on. We are CARE 104.3 The Way FM, pressing on for the past 49 years to fulfill this steady, enduring, and unchanging mission of communicating Christ here in the Bicol region. What's not? What's cool? And what's lame? What's trending? What's fading? Let's talk about it here at Trending Now Talaga. Well, Trending Now Talaga, ang AI or Artificial Intelligence. And ito po yung photo editor na Photo Lab. This app allows you to edit photos with face filters for pictures, stylish photo effects, and lots of pic art ideas. Ang fantastic face photo montage maker, photo frames, picture effects, and filters are here for you to enjoy. So thus far, patok po ito online. Andiyang makita mo ang itsura mo 20 years ago nung ikaw ay nasa elementary pa. Ang iba naman ay ginamit ito upang tuparin ang mga wish list nila, like having a slimmer figure or having this certain status or state of living. Naku, alam niyo po, meron na silang 4.26 million reviews. At ito po ang sinabi ng ilang netizens na gumamit na nito. Photo Lab, please bring back the manual editing features like improving the focus, removing blemishes, wrinkles, dirty marks, removing red eye. What happened to these features? It's bad enough that so many choices were taken away and are only available with paid pro. The biggest reason I chose your app is my go-to photo editing app, because of the manual editing features. Sabi naman ni Janie Bobani, this is a pretty fun app. I don't know why there are reviews saying there are a lot of ads, because I didn't get any pop-up or invasive ads. Just a quiet photo type, and while the pictures were processing, I didn't feel annoyed by them at all.
plenty options available without going pro. I look forward to seeing what else I can create with this app. Sabi naman ng isang Google user, I got the app today and played with a few of the features. So far, no bugs or glitches. I like that you can change the background and additionally animate the pic and include text. This app is simple but it looks old. Don't let that take away from your experience. Tons of features. The app is free but you must wait for the ads to run through a timer before you can continue your project. So, kung nariyan ang ating special guest, at siya nga po ang IT supervisor ng FEBC Philippines. Wala iba? Kung hindi, si Mr. Christian Landicho. Hello, Sir Ichan. Hello po. Mm-hmm. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Ayan, so si Sir, bali, mapapakinggan natin ano, via Zoom. Dahil... ayan, siya ay nagtatry na rin ng app. Joke. wala si sir na video dahil busy si sir. Actually, meron siyang meeting, ano, mamaya-maya. So, sir, maraming salamat po, Sir Ichan, ano, sa pagpapaunlak nyo ng interview natin. Okay, so dito po kasi sa introduction, sinasabi, this kind of app is actually AI, no? Ito ay isang artificial intelligence app. Tama po ba, sir? Hello po. Yes po. Bali po si yung app po isang AI photo editor. Ah. So yun po. Oo, so it's a photo editor. So pwedeng ma-edit. Yes, kaya pala sinasabi nila. Oo, bakit merong mga features na hindi nakasama? Ano? Doon sa pag-e-edit. Yes po. Kasi meron po siyang free at saka yung pro na may bayad. Oo. So yung pro, mahal din siya, sir. Mahal din siya, Sir Ichan? Hindi ko po alam yung price pero alam ko mayroon siyang kasi hindi pa po ako nagtatry pero nakikita ko sa feeds po. Tsaka yung nakita ko lang po yung sa pag-research ko po. Meron siyang pro version kasi yung free po. Mm-mm. Merong watermark na yung pangalan po ng app. Tapos yung, syempre, pag pro, wala po yung watermark. So, para hindi nila malaman po sa nyo, ano yung ginamit yung app. Okay. Pero mostly kasi yung nakikita ko ngayon, na-expose siya kasi nakikita yung watermark ng mga app kasi pre yung ginagamit po. Okay. Sa tingin nyo, bakit siya naging patok na patok, sir? Actually, as per research po, nakita ko po, naging boom lang naman po talaga yung photo photo lab po. Tama po. Sa ating po, sa Philippines. Po. Ay, sa atin lang? Sa atin lang talaga? Bali po, ano po, tayo po yung nagsimula po yung Philippines po. Bali, nag-spread siya like wildfire, especially dun sa mga Filipino youth. Ayan na. Sir, ayan si hindi ba yan photo labs? Di ba, ano po? Photo lab, picture po, and editor and art po. Okay, anyway, thank you, sir. Ang concern ng iba sa paggamit nito, ay hindi, ito ba in, was it out as early as 2019? 2019 ba, hindi labas na itong app na to, sir? Actually, ang nakita ko lang po is year 2021. Ah, 2021. Ang pinaka-recent. Okay, at ngayon. Tapos, bali, nag-enhance lang siya this year, 2023. Oo, oo. October po yata. May updates. Dahil lang po yata dun sa AI college. May mga ano po, pictures na marami yan. Parang... yung in-demand na template po na yung lumabas po eh, yung photo parang, nakalimutan ko yung tawag niya, yung parang mga nasa college days pa. Oo, yung yearbook. Yearbook. Mga yearbook pictures, ano sir? Oo. Doon siya nag, actually maraming photo editor na ganito, pero yun nga, mas nag-in-demand kasi yung parang yearbook
style. Kung 2021 pa to, sir, may idea na kayo nung 2021, ano ang itsura niya at compared ngayon, mas maganda ba at kaya ba mas lalong dumami ang nagtangkilik? Ang nangyari lang po talaga guys, dumami yung ano niya, mas na-enhance yung pagiging yung AI niya. Tapos po na-enhance yung photo editing and then ito po dumami yung templates niya po. Okay. Nung sinabi niyo when you say na-enhance yung AI niya, anong ibig sabihin niyo noon? In simple terms para maintindihan natin. In simple terms po. Like yung mga tinatawag po ngayon ng mga true movement po. Katulad nung pagsayaw ni Marian. Pwedeng AI po kasi yung gumagawa nun. So it will scan. I-scan niya po yung picture o kaya yung video niyo through sa movement. Sa mata or sa iris scan. Ganyan. So yun po yung nagiging capability ng isang AI po. Oh, ngayon, nako, buti na bring up niyo yung kay Marian. Oo, siya talaga yung sumasayaw or AI niya? Hindi po. Bali po video ni Marian. Video ni Marian. Ang gagawin ni AI po, i-detect po yung, syempre, mostly yung mata, bibig. Yun yung mga common na dine-detect ni AI. Okay. Usually sa mukha lang. Oh. And then yung body itself. Okay. Yun yung gagawin. Oo. Syempre, ang tanong ng mga ka-TNT natin, is it safe to use the app? Lalong-lalo na when it comes to data privacy. Actually safe naman siya pero be mindful po dun sa sa data privacy po niya. Ah, talaga? So kasi ang ina-handle po niyan pagka sa app yung permission, syempre i-permit mo yung photo album mo na i-access niya. Yeah. Yung location, geolocation data. Mm-mm. And then yung privacy policy, tsaka personal data niyo po. So yun yung i-allow niyo para magamit niyo po. And then para para kung mag-upload kayo or mag-use kayo ng app, mabilis po. Kasi syempre ang papasukin niya is your gadgets, yung movie sa gallery, mga gallery photo, tsaka yung mga audio, i-permit niya po. So, ang nangyayari diyan, mostly kasi nakikita ko wala ring kasalanan din yung provider ng app kasi tatanungin kayo kung ia-allow niya. Yes. So, ia-allow niya. So, nasa sayo pa rin, di ba? Yes, yung control po. Data control po. Kasi gadgets niya po yung papasukin nila. Break even. Para kung ang gagamitin niyo yung app ko or yung app ng company. So, kailangan yung ia-allow to. Tapos, kasama din po siya dun sa sa data privacy plus yung sa tinatawag na tinatawag po sa terms and condition po nung app or yung tinatawag na terms of services. Okay. Or service. Ito po, sabi ni Ange, sabi, tingin ko wala namang masama sa photo editor. Pang-boost din ng confidence sa mga taong hindi photogenic at yung mga may wardrobe kaagad. O nga naman. Yung nga lang, deceiving lang. Lagi talagang may pros and cons. So nga naman, meron bang part na parang deceiving? Or kasi kanibawa, ini-enhance lamang naman yung photo na kinuha mula sa'yo, diba? Yes po, pwede rin deceiving siya in a way na kanibawa, walang watermark yung ginamit, tapos gagawin yung personal picture niya na gano'n yung itsura niya sa mga kausap niya. And then, syempre, at the end of the day po, yung kausap niya yung both ways sa magsasuffer kasi di naman ikaw yung totoong taong nandun tapos pinoportray mo. Wow. So, yun talaga ang medyo, yun lang talaga, sir, no? Isa sa mga parang nakaka-alarma. No? So, may nag-comment din po, ang iba kasi na mga parang info source ng ilang intels. Not really sure. Mm-mm. Totoo ba yan? Actually, yun po yung tinatawag nyo dun sa, may part po dun sa terms of services.
Kasi tayo, hindi kasi tayo masyado nagbabasa na basta gamit ng gamit. So, meron dun... Kasi nauuso, gamit kaya ng gamit lang ng gamit without reading talaga kung ano yung mga terms and conditions. Pag nag-thread lang, sige, pagka nagkaroon ng problema, sabay-sabay lang. Oo. Oh, ito, ano po kasi? Oo, go ahead, sorry. Opo, iyon po, meron po dun na tinatawag na sa... unauthorized disclosure of images, information okay. na pwedeng gamitin sa third party na hindi na po, parang offhand na po yung mismong app company. Mm. Na kung halimbawa gamitin sa third party services. Mm. So yun yung hindi natin nababasa sa ano po, sa terms of service. Kasi dapat yun. Una-una, pwede natin i-check muna yun saan ba talaga ginagamit yung mga features natin. Tama. Kasi na-upload yan dun sa server nila. Eh. So, pwede nila i-dispose kasi... sa iba or kung ano. Pero hindi naman nila sinasabi kasi hindi naman talaga yung sabi sinasabi ng isang company. Pero si nandun lang yun sa server nila, pwede din naman mawala. Or kung hindi naman natin alam na baka pwede rin magamit sa iba. Pero mostly, ano naman, pwedeng ano lang use with ano na lang pag-iingat precaution tama sabi ni Jeric red flag ba yan yung photo lab app dahil sa Data Privacy Act of 2012 familiar kayo dun sir yung Data Privacy Act of 2012 at ito po yung Republic Act number 10173 na medyo ano familiar kayo dun sir? Mm-hmm. Yes po. Yung si sir si President Aquino pa po yata yun na ganun. But masyadong malawak kasi Data Privacy Act. Okay. Yes. Marami ding butas kasi. Kasi tulad nito yung mga app paano siya sasaklawan ng Data Privacy Act? Na in a way medyo kailangan din sigurong public use kasi hindi rin natin maaawat yung mga users lalo na kung for fun. Hindi rin naman nila mostly alam kasi yung behind it eh. Kasi yung Data Privacy Act sino lang ba din naman yung nakakaintindi nito. Mostly sa public hindi naman siya nalabas yata eh. Nalalabas naman saglit parang ano lang sa mga balita parang padaan. Pero yung mostly nakikita nila in public, kahit public posting information sana. At least, malalaman din ng mga tao na hindi pala basta-basta pwedeng gumamit ng app. Kasi ang nare-release dito yung public personal data ko. Tama. Kaya dapat basa-basa din pag may time. Ano, sir? Hindi lang puros dahil nga nagmamadali tayo na makisabay, makiuso, no? Kaya sige lang tayo ng apply doon sa mga nakikita natin. Itong Data Privacy Act, yung purpose niya raw is to protect all forms of information, be it private, personal, or sensitive. It is meant to cover both natural and juridical persons involved in the process, in the processing of personal information. So, ano daw yung violations dito, Jeric? Nako, unauthorized processing of, ayan na nga, mga sensitive personal information. Si dito sa, dito po sa, particular app na to, paano ba na, meron bang maaaring breach dito sa pag-process ng sensitive personal information? I think ano lang naman, minor lang dito minor. Sa photo lab. Kasi ano lang po eh, picture information of access nung, ayan niya, o tulad niya, kung mag-access kayo via login ng Gmail or Facebook, makukuha yung minor informations ninyo. And then yung geolocation kung saan kayo actual nagagamit. But the best example po dyan for dating ng Privacy Data Act na hindi ko alam kung prepared po kayo lahat is yung Facebook. Talaga? Parang hindi po siya iyaan. Nakalantad po yun through public and then we allow
allow people na use our data informations. Kasi ayun, go ahead sir, sorry. So yun yung nakikita ko na isa sa example na we know we had ano po, Data Privacy Act, but we are still imposing to join social media and then posting our public information. Pero meron naman din tinatawag din sa social media na privacy, pwede i-private, but in a sense, still, marami pa rin tao yung exposing public information nila via social media. Oo nga, totoo yan. Kahit yung mga pinapost natin na mga pictures ay anytime, pwedeng may gumamit niya na ibang tao, di ba? For their own purpose. Ganyan. Yes po. Kasi kahit na ilock mo yung isang social media, halimbawa si Facebook, nagkaroon na hindi mo pwedeng ma-right-click and then save yung image. Pero sa mga laptop natin, meron tayong snipping tool or screen grab. Pwede pa rin makuha yung information. Medyo malaki nga po, kaya po malaking question mark din yung Privacy Act pagdating sa virtual world talaga. Meron daw kasing apat na classifications for data. No, ito ay ayon doon sa Data Privacy Act na ito, no, may public, internal only, merong confidential at restricted, no. So kadalasan, ano yung kadalasan na nabre-breach dito? Itong yung mga private, no? Na go ahead, sir. Mostly po yung sinabi po yung sa public po. Yung public use. Yung public use. Yes, yung mga mostly yung mga so as Pilipino po kasi. Hindi natin agad-agad kasi binabasa yung pinapasukan natin. Basta it is just for fun. Data trip. Example, hindi lang naman din si PhotoLab yung naging ganito in demand. Marami pa eh. Pati yung before yung nagsiswitch ng itsura ng mukha. Yung sabi yung face app. Paributan ko yung ayan po. Yung face app. Marami po eh. Actually, we are mostly sa mundo ng ngayon, lalo na palala ng palala ang cyber crime sa maliliit na persons. Kasi, for example, mostly yung mas matindi ngayon is yung sa Facebook pa rin, yung data hacking. Kumbaga, pinipenetrate niya isang user, mostly kuwari kaibigan or ka-office mate. And then, di nila alam is nahack na din yung friend nila by accessing its personal data. Nakakapag-login nila by changing, yun yan. Na-change na nila yung email, phone number, yung may-ari yung Facebook. So, grabe, no? Mahalaga rin po talaga na we have to learn how to protect our data din as a user. Kasi kahit hindi ka naman IT or techie, basta marunong ka lang din naman magbasa or mag-intindi ng how you will, alasin, kalat na rin naman sa online yung paano mo ipoprotect yung account mo. So, pwede naman paglaanan ng time paano siya iprotect yung sarili natin. Kasi, sooner or later, kasi talaga we are going to expose more and more data sa sarili natin. So kahit hindi natin napansin. So you see that, sir, as an inevitable phenomenon, no? In other words, yes, it is inevitable siya. Hindi siya maiiwasan. Parang nagle-level up pa rin siya, no, sir? Parang it's like conditioning us in the past, conditioning us to what is going to be happening in the future. Yes po, tama po. Kasi ang mga cyber criminals, kasi hindi ko sila tinatawag as hacker talaga. Mga cyber criminals po. Magaling sila mag-hide na identities. And then, pwede kayong ma-expose as companies. Katulad ng mga nangyayari po sa government agencies. Like sa camera pa lang lately. Di nila alam. At the back of their head. Pinagtatawanan na po talaga sila. Kaya, I don't know. Bilang IT
Siyempre, hindi naman din ano, nag-aaral din po ako currently. Oo. Ano nga ba nagiging cost noon? Ang dami-dami sa mga government websites natin at sa mga social media accounts, no? Eh, nahahack. Paano nangyayari yun? Actually, we are, example, on a government agency, we are more spending our money or fund through other activities. But hindi nila nakikita. Matagal na po kasi yun. Since dati kasi galing din po ang government. Sineset aside nila yung ano eh. Cyber security. Kasi nga, eh wala naman din makukuha na dyan sa atin eh. Madali din naman kasi meron din naman tayo ano, kasi parang hindi importante sa Pilipinas naman sa ibang tao yung data. But so ngayon, nakikita na nila yung importance how they will secure and how will they fund dun sa cyber. Kasi kita niyo po ang AFP yata yun. Hindi ko po alam kung AFP. Nagtatawag na sila na yung mga tinatawag na white hackers or mga tumutulong sa ibang tao na pag-protect ng mga data or pag-laban against cyber criminals. Tapos sila, invite na rin yata nila. Oh, tapos sila, mga hackers pa rin sila. No, oh. Yes. Kaya nga white eh, no? Pero at the end of the day, bakit hindi na lang, kung may, diba, may mga ITs din naman din sa mga government, why they do spend on learning and buying some high-end security? Huwag nilang baliwala. Kasi ang nakakatakot sa napasok na yung mga ang maganda lang kasi ibang bank ngayon nag-upgrade, pero yung ibang banko naman din hindi talaga nag-upgrade. Pero usually anyway, makikita nila talaga ang Philippines. Maraming magagaling sa Philippines, pero syempre nagja-jump out abroad, and then yung iba they do have a groups of hackers po. Pero at least nakaabang lang yung mga yan po eh sa mga government. Any time of the day. Kasi actually ang nakikita ko lang paano sila na-hack, mostly via email or people to people po na tinatawag. Kukunin yung log mo, parang budol-budol in person, pero dito naman cyber. Cyber, budol. Kaya madaling napapasok po tayo. So, eh, nakikita ko ang dami ko na pong ano, yun sa mga government agencies, like sa isang agencies na expose yung data natin. So, yun, medyo ano lang, ito, sa Photo Lab, isang example ng pwedeng maging portal, if ever na mas marami pa yung gumagamit, pwede din siya maging way of backdoor hacking or pag-hack din. Okay. Kasi hindi mo alam, allow tayo na allow. Yung pala, nakakapasok na pala. Yun din po. Ito sabi ni Ange, di ba kapag nag-agree ka, you authorize them to use your media files? Ganun ba yan? Yes po. Yun po yung sinasabi ko kanina. Pagka sila ng, syempre, hindi na nakasalanan ng company. Iya-allow mo yung gallery mo or locations mo tsaka audio mo para magamit. In return, magagamit mo yung app namin. So, ganun po. Parang exchange, no? In exchange. Ito lang sabi ni Anne. Sa totoo lang, kahit naman kasi basahin yung terms and condition, not everyone is capable of comprehending. Tama. Yes po, kaya po binabaliwala na. And na not everyone is diligent enough to comprehend. Sabihin, kahit na kaya mo, ayaw mo kasi wala ka ng time or di ba, hindi ka trained na mag-research, kaya click ka na lang ngayon ng click. Tama ba, sir? Tama po. Kaya ano, at the end of the day, pagka may nangyaring breach dun sa data, dun pa lang din. Dun pa lang din. Oo. Kasi usually, gano'n naman talaga. Kapag may nangyari na, tsaka dun pa lang naman din na-action po. Siguro, yung isa pang issue dito, ano sir, yung freedom din naman to express yourself. Kasi nabanggit din kanina ni Adj, ang hirap banggain ng ano, data privacy and public information. Kasi nga,
meron ding yun, freedom of speech. O kasama syempre ito sa freedom of speech natin, ano? Freedom of expression natin. No. Yes, well, tama lang. Talaga yung ano, mahirap banggain, lalo na hindi ko alam kung foolproof na na-implement na talaga or okay na po ba yung data privacy. Kasi tulad yan, mayroong freedom of speech na tinatawag dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, nakalimutan ko anong bansa, na okay naman po yung hindi nagbabangga yung privacy tsaka freedom. Parang meron silang separate terms dun sa freedom of speech na hindi pwedeng banggain. Oo, kasi ang problema natin ngayon, di ba, which is, yun nga ang ano eh, yun nga ang even journalists, no, this becomes their problem kasi tayo, no, sa, well, terrestrial media or even sa mga broadcasting networks, meron tayong accountability. Yun ang, yes, di ba? Pero pagdating sa social media, yun na nga, no, it would seem like walang ganung accountability kasi with journalists we police ourselves, di ba? May kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, no? Meron ding MTRCB, but with, di ba, yun ang siguro aminin natin, sa social media walang regulatory board. Wala po eh. Medyo malawak eh. Kasi KBP or MTRCB, mostly merong kanya-kanya lang din na saklaw. Siguro magkaroon siguro ng entity for cyber protection. Mga ganitong Diba? Pero yes. Pero yung nabanggit nyo kanina, dun sa bansang yun, wala pa. Wala pang regulatory board. Ang wala pa yata, no, yung mga yung wala pa po. May sinasabi si Ange, paano kaya na-access remotely ang mga photos knowing na sa phone siya nakasave at hindi naman sa Google? Masasabi mo po bang di na ganun ka-secure ang mga phones kasi kapag nag-permit ka ng app, they can navigate sa mga files sa CP mo? Yes po. Kumbaga, inalaw niya po yung control ng application dun sa end nyo. Pero we can protect pa rin naman ourselves by restricting naman. I-restrict nyo lang siya. Pwedeng once, kasi may tinatawag dun sa app na once lang pwedeng gamitin. Pagka ginamit nyo lang yung app, dun lang siya mag-activate. Pero kung hindi naman, hindi siya mag-ano po. Nakalock po siya. May mga applications din po tayo na application protection po na tinatawag na nagla-lock. Gagamitin mo lang siya kung in demand, by use lang po. Kasi usually, ang mga app natin ngayon, naka-allow siya forever. Yung mga mostly common user po. Ayun po. Sabi ni Wilms, good afternoon, Ma'am Ces, Sir Christian and Miss Mel, referring to Data Privacy Act, RA 10173, if the purpose is solely artistic, it is beyond the scope of this clause as thus provided in Section 4D. So, sabi niya, hindi ko pa po na-try itong photo lab, pero mukhang maganda na i-try for fun. Oh, yeah, sabi ni Sir, si Sir Ichan, pwede na, di ba sabi niyo, Sir, pwede namang ano, na gamitin, basta gamitin mo rin yung try once na ano. Once lang. Tapos, pwede naman po. Kaso, sa ngayon, in demand pa yung photo lab. Eh. Nakikita ko kasi nagkahalat talaga kahit mga friends ko. Naagulat lang. Talagang, kasi sa ibang bansa, hindi naman siya boom. Mostly nagpa-boom lang talaga yung mga youth ng Philippines sa atin. So talagang dito talaga siya article. Trending. Sir, dito talaga siya sa Philippines trending, ha? Wow, grabe. Yes po, as a social media country talaga. Mostly
Oo. Talaga nag-ala siya eh, nag-boomshot dito sa Philippines. Oh, naalala nyo din, sir, nung nauso yung texting, tayo yung naging text capital of the world. Lahat, pati selfie. Selfie capital of the world, Philippines. Philippines talaga ang nung... Actually, yung head-to-head natin is India. Oh, India. Ito nga. Sa totoo to, sir, kung ang face app na ginawa ng Russia at TikTok na ginawa rin ng China, until now, unknown pa rin ang origin ng Photolab, though naging viral din siya sa India. Kaya kalaban po natin kasi sa India, pagiging social media countries. Grabe, no? India. So ano din, sir, yung recommendations nyo? Kasi mukhang this will stay for a while. Matagal-tagal pang pag... trending siya. Nag-enhance pa po siya. Ano yung recommendations nyo for safe use? Ay, hindi naman natin kasi maging basag trip, ano? Sa mga... Hindi naman po. Kasi, ano eh. Nakakatuwa din na kayo ma-invite dito, sir. Joke. Sige, go. Nakikita naman po natin na, ano, na okay naman, sir. Wala naman much serious effect. Yun nga lang, on the way you will control on accessing yung app. Pwede naman na, ano, kung i-allow nyo lang siya once ba? Allow tapos, once. And then, kung ano naman, kung hindi niya naman po siya gagamitin, allow once, pwede niya naman, kasi kung may antivirus naman yung phones, madedetect naman yung madedetect. So, always activate your antivirus. Yes, at the end of the day. And then, ano po, siguro, ano, kung free naman siya, try to, ano na lang din naman, minimize yung masyadong kaka-post or kaka ano share ng image nyo. Then yung pag-sharean nyo, siguro ano naman, kung naka-public, much better pa nga kung naka-watermark kasi naka-watermark. Hindi siya nakaka- na alam nila na hindi niya siya pwede ikalat kasi may pag naka-watermark yun, ibig sabihin may terms and condition din yun na mababiolate kayo. Sana ko, sir, mas safe kahit pa paano. Siguro magandang ano, magandang turuan nyo, sir, din, ano, mga ka-TNT natin, paano ba pag-watermark? Kasi ako rin, hindi ako marunong. Hindi yung watermark ba, sir, yung watermark ba na sinasabi mo is from the Photolab app or kami? Galing sa amin. Doon po, kung free lang naman po yung gagamitin nyo, meron siyang watermark. Ayun. Hindi Photolab na nakalagay. Pero kung ibili kayo ng pro, pwede po siyang mabura. Paano siya, paano siya gagawin itong watermark na ito? Automatic naman nandun po. Nandun na siya, automatic. Automatic na siya. Nasa pero pagka siya. Yung, opo, pagka yung mismong pro na po yung bibili nyo or magsasubscribe kayo. Pwede yung may bayad. Mabura po, opo. Medyo, hindi ko alam kung medyo may kamahalan yearly or monthly yata. Kasi hindi ko pa po siya talaga na na-try. Na-try ko lang yung, paano eh, yung picture editor lang. Face app. Face. Ito sir, meron nga ba na nilalabag na intellectual property rights itong Photolab na to? Actually, ano naman po eh, kumbaga kung babasahin nyo dun sa mismong terms of services na, well, ano lang po siya eh, yung unauthorized disclosure of images, information, or data resulting from the upload, download, or storage posted content. Hindi naman po, pero at the end of the day, kung mababasa nyo, as a user pa rin yung leeway eh. Okay. Kasi, i-authorize din talaga eh. So, once we authorize the app to access our galleries, cameras, location, bali parang freely, pinayaga natin talaga sila. So, magaling din kasi maglaro yung mga app. Alam din nila yung mga pros and cons. Kasi public usage ng images, videos yung mangyayari dito. And then, in a free way, return lang. Mas dock na sa server nila kasi public usage na rin yung server nila. And then ang ano lang is nandun sa server na yung mga pictures natin and videos. Kasi hindi rin tayo pwedeng magalit or maano kasi inalaw natin na mag-upload ka doon ng files. Si Anshavin niya.
Naisip ko lang kung pwede po makatulong sa pag-hunt ng mga criminals kasi po, for sure, they are using social media. Gamitin ang AI to trace the criminals. Pwede ba yon? Pwede rin. Ano? Pwede, pero sa ngayon po talaga. Wala pa. On hunting criminals talaga. Merong ginagamit po dyan na isang, ano po, parang... May app din ang ginagamit. hindi po, ano po siya, parang systems po. System. Pero more on ano naman po yun. More on, parang kumbaga tinatawag yun ang mga testing sites po. Mga sinusubukan din po nila kasi yung mga data natin can be pwedeng mabenta po sa ano, sa deep web. Mm. Malamang nga po eh yung nangyaring incident sa government agency po ngayon sa PhilHealth po yun. Oo eh. Actually, we are exposed. Kaya ako nag-uwi. Yeah. May group, hindi ko pwedeng i-disclose. Pero, yun yun po, na-worry lang ako kasi syempre may PhilHealth din naman po tayo. That's right. Pati yung PSA malamang, natin, sir. Yes, so malamang sa malamang. Naka-expose na rin po tayo. So, what more na mag-worry ka pa dito sa mga small application kung mismong government data natin is already exposed. Uh-oh. Pero, yeah, hopefully, they can do something about it kasi we are already yan. Kumbaga yung data natin, napapakinabangan kasi sa ibang bagay yun. Na mahalaga talaga na we protected as a user and then grow the government will protect us. Mm. Eh, mahirap kung yung government mismo natin nabubutasan. What more para sa ating mga Ano yung assurance natin? Di ba? Ano yung assurance natin of safety and security sa mga data natin? Ito sabi ni Ansha, tingin ko po walang violation sa intellectual property rights because of the agreed terms and conditions via unilateral contract. Okay. Si Welms po yata to. Si Welms. Oh, sabi ko nga Welms. Okay, meron kang final recommendation, sir, no? As we close our interview. Alam namin, meron ka pang isang meeting. Maraming salamat, Sir Ichi. 1:30 pa naman. 1:30 pa, okay. Yun po, bali final thoughts po ba or recommendation po ba? Mm-mm. Or yeah. Final thoughts po? Apa. Sige. Ano po, by using this application po, it can be fun addition to your ano po, photography toolbox. Oo nga naman. But yung importante po dito is use it responsibly and then with awareness of privacy and security considerations. Mm. Siguro by following best practices and being mindful of potential risk, you can enjoy the app naman while protecting yung ating data and privacy po. Mm-hmm. Pwede naman po natin may engine. Basta alam naman din natin sa sarili natin na safe yung buong data natin. Ang pangangalagaan pa rin natin at the end of the day yung sarili natin. Oo nga. Kasi galing. Mostly po kasi sa mga app, diba online banking, connected po dyan. Oo eh. Tama. Yun medyo delikado. Hindi lang din naman dito sa photo lab eh. Kasi mostly may mga makita lang tayong ads na nagpa-pop up. Diyan pwedeng, isa yan sa pwedeng gamitin ng mga cyber criminals po by injecting po dun sa mga ads. Na minsan, hindi lang naman dun sa app lumalabas, yung sa mga browsers natin. Na akala natin login ng Facebook o kaya online banking, yung pala hindi naman. At the end of the day, napasokan ka na ng ransomware. Yung ano nyo po, yung accounts nyo. Tapos, at the end of the day, hirap na hirap po tayo kasi kailangan nyo pa itawag sa banko, nangyari para lang nila ma-close yung account mo or ma-change yung password kasi mostly unahan ka ng mga yun. Oo. I-change nyo na yung mga critical accounts mo as in yung first name or kung hindi man first name, yung phone number mo o kaya email mo, pwede nilang palitan yun habang gamit yung first name and last name.
So mostly po yun yung medyo nakaka ano lang. Oo, meron nga daw sir involved yung GCash na nawala yung mga pera. Recently po nangyari po. Siguro last week po. Kasi last week. Una-una, mapupunan mo yun. Hirap na hirap kang makalaging timeout ng timeout. Tama. Na-experience ko yan last week, sir. Sobrang talagang hirap. Maganda sana kung ano eh, kung nag-error, nagdadagdag yung pera. Hindi eh. Bumabawas. May nagulit na lang po na merong I deducted. Wish. Na dumadagdag gano'n habang nag-e-error eh. Pabawas na, pabawas na sir. Wala ba po yata akong experience. Magandang error. Naku, maganda idea yan sir. IT supervisor ka talaga. Oo, sabi ni Jeric, amen, thanks and praise God po for that life-changing, positive and encouraging discussion and topic. Ate Cez, Ate Mel, and Kuya Christian. Thank you. Kung ano po, malalim pa rin po talaga ang ating data world na actually sa reality, we saw it normal. Pero kung nakaputo ka na sa cyber world, sobrang bigat na pala yung dinadaanan natin. Wow. As in, papasok-pasok. Kasi unti-unti, we are now going to paperless. Mostly, mga pera niyan magiging digital transactions. Lahat na. Sooner wala nang lalabas ng pera, ng papel. Cashless siguro na. Sa atin, unti-unti pa kasi hindi pa rin tayo sanay na walang cash. Siguro, nakikita naman natin yung pagpupursige ng government na mapush yung mga paperless na yun. So, basta while we are going there, sana being public users din. Mga public user na mga ganyan. Magiging magiging aware tayo. Tama. Mostly, yun din yung magiging pinakamalaking papel ng mga media entities para maturuan din sila. Okay. Naku, maraming salamat, Sir Ichan, and God bless you. At sa uulitin, baka meron na namang trending up. Suki na natin si Sir, eh, no? Okay lang po. Thank baka soon po yung online na may amoy na po na app na dyan. Ay, grabe na, makatakot na yan, ha? Nakatakot. Nagugutom na tuloy ako. Tanghali na po pala. Oo. Nakukain ka na, sir, before your meeting. God bless you, sir. Thank you, sir. Si Sir Christian. Ingat po. Si Sir Christian Landicho at siya po ang IT supervisor ng FEBC Philippines. Nako, ang daming mga mindfulness na dapat gawin. Ano, Mel? Kailangan naman talaga. Though, sabihin na nga natin, Ate Cez, kagaya ng sinabi ni Sir, napapunta na talaga tayo doon sa cashless society na tayo. Wala nang papers na gagamitin sa ating mga pag-work siguro. Naging paperless na. Yes. Transactions. But still, we still have the right, di ba? Na bantayan yung ating mga yung security apps natin sa ating mga phones, sa ating mga banks. Meron pa rin tayong magagawa. I-recap ko lamang yung mga recommendations niya, no? Sakaling ikaw ka TNT, talagang G na G dito sa... na-encourage ka na ba? Sa photo lab na ito. Kasi okay naman daw. Okay naman pala eh. Bakit naman hindi? Mag-aabang na kami, no? Kuya Mon, kay Ate Cez. Allow once daw, Mon. Yun ba ginawa mo? Allow once? Apply once. Oo. Allow once, no? So, okay. Sige, so yun. Number one. Number two, activate your antivirus. I-activate po natin yung ating antivirus. Pangatlo, minimize yung sharing and posting. And apply yung watermark. Oo. Hindi ko yan alam, yung watermark. Tuturuan ka ni Kuya Mon mamaya. Okay, salamat mo. Ka, Kuya Mon? Si Bob! Si Bob! Nag-apply ka ba ng watermark doon sa iyong photo lab? Hindi, kasi na siya, te. Nasa app na siya. Nasa app na. Walang watermark, Bob, doon sa photo lab mo? Hindi pa siya nag-a-apply. Ah, hindi pa. Okay. Mag-apply ka na. Ganun eh. Tapos, ayaw din natin, iba? And use it responsibly with the use of privacy,
data and data protection. O nga naman. Dapat nagagamit natin responsibly itong mga apps na ito. Kasi kung bawa, G ka na lang ng G, no? Post ka na lang ng post. Ingat talaga. Hindi mo, tapos hindi mo pala alam. Well, una, nakakaltasan ka na pala dahil... Sa Gcash mo. Pati Gcash mo ngayon, affected. Pati budget. Ayan. Oh, affected lahat. Oh, sabi ni Welms, I suggest po, do not disclose sensitive information. Okay. So that your privacy rights will be safe and protected. Okay. Nako, maraming salamat. Okay, mga ka-TNT. So, hopefully, mga recommendations ni Sir Ichan ay, kumbaga, na nakatulong at nakagiya sa atin ano, as we enjoy these apps. Hindi naman niya sinabi na, hindi naman niya sinabi na... Nabawal. Bawal. Na-encourage ka na tuloy. Oo nga, malapit na. Natatawa si Kuya Mon sa'yo. Tuturuan ako ni Mon. Basta... Allow once. May charge sa Gcash, Kuya Mon. Anyway. Mm-mm. So, siguro Mel, pag-pray natin ating mga ka-TNT, ano? Mm-mm. Pray natin sila na, hindi nga, tulad ng sabi ni Sir, no, na magkaroon tayo ng wisdom, use it responsibly, use it siguro, yun, sabi niya, minimize, no, yung sharing and posting. And always activate your antivirus. Antivirus. Sige, tayo manalangin. Let's pray. Father, salamat dahil binigyan mo kami ng ganitong opportunity na-enjoy namin, Lord, through social media. Ito mga apps na meron na ino-offer sa amin. But then, thank you din sa mga paalala sa amin, Lord, through our discussion na kailangan po namin talagang maging mapagbantay din, maging maingat, doble ingat, para, Lord, hindi kami mabiktima ng mga posibleng manamantala through cybercrimes, Panginoon. Hindi namin, Lord, minsan naiintindihan ang lahat, but you give us wisdom sa paggamit namin, Lord, ng mga app na ito na ino-offer sa amin ng social media. Lord, we pray sa amin po mga viewers and listeners na talagang kailangan na maging mapagbantay at patuloy na gumamit ng mga tamang app para, Lord, maproteksyonan pa rin ang amin po mga privacy. Thank you, Lord, sa bawat isa na nanonood at nakikinig ngayon, anuman ang kanilang mga agam-agam ngayon, mga situations na pinagdadaanan, ay nawa, Lord, ay patuloy kaming magtiwala sa iyo. And thank you din for the assurance na kami po ay tanggap mo, mahal mo, anuman ang aming mga itsura, dahil kami po ay fearfully and wonderfully made by you. Thank you, Lord, sa lahat ng ito ay pinapasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, at tayo po ay magpapaalam na. Nakapanayan po natin na si Sir Christian Landicho. Siya po ang IT Supervisor ng FEBC Philippines. Po sa Sasong Amod, salamat sa ating mga Don, kay Don Ramon at kay Don Bob. Ako naman po si Mel Manzanilla. Ingat lamang po kayo. Have a blessed day. Bye! Bye!